Hindi na nakapagpigil ang 22 anyos na babaeng yan nang makaharap sa NCR Police Office sa Taguig si P.O. Juan Severino Montalban, isa umano sa mga nanghalay sa kanya. Buwebueltaan din sana niya si P.O. Juan Jason Portugues na humalay rin umano sa kanya pero napigilan na siya ni NCRPO Chief Director Guillermo Elezar na halatang nagtipigil din ng galit. Bagito pa ang dalawang pulis mula sa Novaliches Police Station. Kwento ng biktima, magkasunod siyang ginahasa ng dalawa nitong Sabado ng madaling araw sa loob ng mobile pickup na nakapark sa compound ng Quezon City General Hospital. Nagpapamedical noon ang lima pang babaeng kasama niyang nahuli dahil daw sa pagsusugal sa isang plaza sa Novaliches noong araw rin yun. Nahuli na rin yung kanyang asawa sa sinasabing illegal gambling din earlier. Nagsabi siya ngayon na baka pwedeng matulungan siya na hindi lang siya kasuhan. Pero imbis na ipamedical, mag-isa siyang ipinasok sa mobil. Sa kahalinhinan umanong, pinagsamantalahan ng mga sospek kapalit daw ng kalayaan sa kakaharapin sanang reklamong paglabag sa PD 1602 o illegal gambling. Relieved at nadisarmahan na ang dalawang pulis na naharap sa reklamong rape na may kaukulang dismissal pag napatunayang nagkasala. Tinanggal din sa pwesto at inilagay sa restrictive custody ang apat na kasama ng mga sospek na umaresto sa mga nagsusugal. Nasa pangangalaga na ng SOCO ang mga ebidensyang nakuha sa loob ng mobile pickup ng PNP. May kami ang tawag, sir. Nagiging ba ng kapatawaran, lalo-lalo sa estasyon, sir? Ito ay isolated case, subalit kagayang sinabi natin, kung meron mang sa ating mga kababayan na meron silang reklamo, ipagbigay alam sa atin. Pero nito lang Oktubre, sinabon ni Elisa si P.O. Juan Edgar Valencia na sospek din sa panghahalay. Ang biktima naman, 15 anyos sa dalagitang anak ng dalawang nakakulong na sospek sa droga sa MPD Station 4. Kaya lang, pamilya ka, may pamilya ka, pero ang ginawa mo... Saan din ako bago sa ating mga operatibo yung ganyan? Ay, yung mismong bata sir, positive sa alteration. Kasi edad lang po ng anak ko yan, sir. Halos pareho rin ang kwento. Pero ang pakakawalaan ay ang mga inarestong magulang kapalit ng pagpapagamit daw ng dalagitang biktima. Marso naman ang ireklamo ng isang ginang ang tatlong pulis na salit-salitang nanghalay umano sa kanya. Buntis noon ang biktima nang siya'y mapagdiskitahan ng mga pulis sa bypass at saka umano hinalay. Pati anak niyang dalawang taong gulang pinagbantaan. Sinabihan po nila ako na kung ayaw mo, gusto mo yung anak mo na lang. Hanggang sa yung anak ko, nakatayo lang po dun sa upuan. Tinanggal po nila yung panty, tinaas nila yung dress ng anak ko, tapos tinanggal nila yung diaper. Kalaunay iniatras din niya ang reklamo laban sa mga pulis. Sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersang bumabalot sa mga pulis, may iniwang pangako ang NCRPO Chief. Ongoing yung ating internal cleansing, bigyan na leksyon itong mga involved na pulis and more than that, magsilbi itong stern warning sa iba. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi.